Isang pasabog na naman na balita na galing sa Thailand dahil inilabas na officially ang bagong Honda Forza 350. Yan ang ating pag-uusapan sa ating topic ngayon, kaya stay tuned. Kaya kung bago ka pa dito sa ating channel ay please huwag po kalimutan i-like and share this video, subscribe, and turn on na rin po ang notification bell para kayo po ang unang makakakita pag meron na tayong bagong updates na ilalabas sa susunod. Pag sinabi kasi na Honda Forza ay madalas sa European country lang ito makikita. Pero ngayon, naging breakthrough ang ginawa ng Honda Motorcycle Thailand sa ginanap na official launching ng Honda Forza 350 dahil eto na ang magiging hudyat ng Asian distribution ng napakagandang scooter na ito. Magiging pabor ito sa ating bansa dahil kadalasan galing sa bansang Thailand ang ating exportation ng mga motor. Kaya lang medyo nahuhuli tayo, parang yung sound mo lang, laging delay. So yun nga, pag-uusapan natin ang Honda Forza 350, which is napaka-premium ang design. Unlike sa unang generation nito, maraming upgrades ang kanilang ginawa at tiyak pag-iipunan mo to dahil sa new technology features nito. Sabi nga nila, only for the greatest. So ibig sabihin, matatanggal ang pagkakamote mo pag heto ang magiging motor mo. Di ko lang alam. Ngayong 2021, merong dalawang variant ang kanilang inirelease. Una is yung RODSYNC type model at standard model. Sa RODSYNC type model ay mapapansin nyong meron itong gold Forza emblem at gold mugs. At ang pinaka-highlight nito ay ang pagkakaroon niya ng HSVCs o yung Honda Smartphone Voice Control System. Sa itong RODSYNC application na kaya mong kontrolin ang mga various functions through voice and press commands na accessible sa kanyang handlebar. Ang HSVCs ay hindi naman available sa standard model. Ang bagong Honda Forza 350 ay syempre equipped na ng kanilang latest na ESP Plus engine. It comes with a 330cc single-cylinder PGM-FI 4 bulbs water-cooled engine. Mas naging matipid ang motor na ito dahil more efficient niya ang kanyang combustion. Nagdagdag sila ng bulb roller unicam at balancer sa shaft na directly affecting the acceleration. Mas pinalawak din ang air filter to 5.5 liters, increasing the efficiency of compressed air papunta sa makina. Another important thing din na ginawa is yung pag-apply ng piston oil jet system. Sa itong special injector na nagbibigay ng lubrication sa loob ng piston. Dahil dyan, mas nare-reduce ang friction sa piston sa every taas-baba na motion nito. Laking bagay nito dahil na-maintain ang engine power at full capacity without rising sa temperature. Sa other features naman ay meron na itong front and rear ABS system at saka HSTC o yung Honda Selectable Traction Control Anti-Free Wheel Rotation. Wow! Panalo to mga sir, promise. Meron ding itong ESS Emergency Brake System kung saan isa itong superbike safety standards na na-activate during sudden braking through flashes of lights. Full LED lights including sa mounted mirrors, electrically adjustable windscreen, large compartment box with stopper na kasya ang dalawang helmet, in-console USB charger, a bottle holder, smart key, and smart controller system. Overall dimension nito ay merong 754 by 2147 and 1362mm na kasya kahit limang Kim Wamos na sasakay dito. Telescopic front and twin shocks sa rear naman para sa suspension. Alloy wheels with 120x70-15 sa front and 140x70-14 naman para sa rear wheels. May dalawang color available for RODSYNC type model, which is yung gray black and double black. Four color option na blue black, red black, gray black, and all black naman para sa standard model. Ang presyo naman ay to be announced pa, kaya may pagkakataon pa tayong mangarap at mag-ipon hanggang mapadpad yan sa ating bansa. So yan lang muna ang ating news sa ngayon at sana nag-enjoy po kayo sa panonood. This is Gerides, nag-iiwan na naman ng salitang no to kamote, yes to safety. Maraming salamat po!